Ball! Ui, wir bringen ihn da rauf! Oh, ja, 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 ja! Posible ko bilang boyfriend mo na agad kita. Siguradong ligtas ka pa, uwi. Ang sweet ko naman! Aray! Alam niyo, paka-gentleman talaga nitong si David. Bili ba ko dyan? I don't know. Sige na. Okay. Mabahala sa'yo. David, hindi pa ako handa sa mga ganito, David. Hindi kita papama. Okay? Tanong ko siya, lagi nasagot sa akin, wala akong pag-asa.
Kasi mahirap lang ako. Wala kinabukasan. Pero ayoko naman sumuko. Ikaw rin kasi tanggol eh. Hindi mo kasi siniseryoso eh. Puro ka pang aasar din naman eh. Eh, anong gagawin ko? Ito lang naman alam kong style ng panliligaw. Huwag idaanin sa takutan saka sa pwersahan. Eh, di sinasukin mo. Seryoso naman ako. Kulang pa yun eh. Kailangan may gawin ka pa eh. Anong gagawin ko? Karanahin mo. Karanahin? Ano ko nga? Baduy nun, no? Kapag ginawa ko yun, pagtatawanan ako dito sa Quiapo. Sira, mas effective kapag baduy. Kinitig yung mga babae dun, uy. Yung tatay ko nga eh. Diyan napasagot yung nanay ko dun sa harana. Eh, nasaan ba yung tatay mo? Ayun. Sa dami na yung narana, pinakulong ng nanay ko. Dami na yung babae. Kung niligawan na ba kita ng seryoso, paiintulutan mo ako. Sabi ko nga ako na, di ba? Huwag mo muna agad na isara yung pintuan mo. Malay mo. Pagpasok ko, ako pala yung hinahanap mo. Ano ba yan? Tanggol, pati ko naman sa panaginip. Ginugulo mo pa rin ako. Ayoko nga nang bangwa. Sa tuwing magkalapit ka, kumikis na pa aking mata. Sa'kin may kahulugan. Kapag kausap na kita, ako'y napapagulala. Para man tayo ang puso. Iligawan ka ba niya yung tanggol? Eh, sagutin yan. Gutumin ka lang yan. Gutumin eh. Ito nga patay na patay sa akin. Ayoko nga sagutin. Ha? Ha? Patay na patay? Patay gutom? Na may ipakita sa'yo kung gaano kita kamahal. Mahal na mahal kita. Kahit hindi ako karapat dapat para sa'yo. Pwede ba kitang halikan? Lahat ng mamanyakin mo si Mukhang pa. Alam mo bang yan ang prinsesa ko? Ha? Ah! May nangyari ba sa atin? Lena, sorry, sorry. Sorry na lasing lang talaga ako. Wala ka dapat ikahingi ng sorry. Pareho naman natin ginusto yun eh. Actually, first time ko yun. Sa'yo ko binigay yung pagkababae ko. Ganun kita ka gusto, Ligol. Lena, huwag sa akin. Pamilyado ang tao, may asawa ako.
Huwag ka mag-alala. Wala naman akong balak na maghabol o agawin ka sa asawa mo. Saka, naiintindihan ko naman yung sitwasyon mo. Ayokong dagdagan pa yung problema mo ngayon. Kailangan ko nang malis. Pakinahalam na ako ni Martes. Kasi pula, minsan napapaisip ako kung bakit. Kung bakit ganun po ang trato nila sa akin eh. Para bang minsan hindi ko nararamdaman na anak po nila ako. Lalo na po si tatay. Hindi ko nga po alam kung anong nagawa kong pagkakamali sa kanya. Kahit nung bata pa lang ako, ramdam na ramdam ko naman po yung iba yung pagtrato niya sa akin kumpara sa mga kapatid ko eh. Kaya gusto ko po sana nang tanungin sa inyo kung ano po bang nagawa kong mali. Wala. Wala kang nagawang mali. Minsan mahirap intindihin ang buhay. May dahilan ang mga tao na hindi nila maipaliwanag. Na hindi natin maintindihan. Pero huwag kang mawawala ng pag-asa. Isang araw, lahat ng sagot sa mga tanong mo ay darating. Camille, may problema pa? May nangyari sa atin, no? Oo, mayroon. Pupunin ako. Dapat pala hindi at sumama sa iyo dito. Bakit? Mahal naman natin ang isa't isa. Tsaka pares naman natin ginusto to, ah. David, lasing ako kagabi. Wala ako sa tamang wisyo. Ano? May sabi ba napilita ka lang mahalin ako? Ha? Hindi. Mahal kita. Eh, yun naman pala eh. Pero di ba sabi ko sa'yo, hindi ako hanta para sa ganito? Camille, dito rin na mauwi relasyon natin, di ba? Hindi ako ganong klaseng babae, David. Eh, bakit hindi ba ako yun? Ha? Camille, ako, ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Camille. Camille. Mahal na mahal kita. Hindi kita iiwan. Nagano'n ang tonong patatanong mo? Pinagdududahan mo ba ako? Sa tingin mo, may ginawa ko masama? Hindi. Nagtatanong lang ako kasi nag-aalala ako. Hindi ko alam kung ano na nangyari sa'yo. Ano ba nangyari? Saan ka nang galing? Ayoko yung tono mo, Tess. Hindi na ba ako pwede magtanong? Buong gabi ko naghihintay kay... Kahit si David at saka si Tindeng, hindi rin umuwi. Iniisip ko kung nasan kayong lahat. Nag-aalala ako. Yun lang yun. Ano ba nangyari sa akin? Nasuspende ako sa trabaho. Ano? Yun ang pasya nila sa pagkamatay ni Ramon Montenegro. Ginawa na talaga yung impero ng buhay ko ang demonyong yan. Ang bigan ang daladala ko, Marites. Bugbog na nga ako sa problema sa trabaho. Katapos pinag-iisipan mo pa ako ng masama. Marites, dapat kakampi kita. Pasensya na. Hindi ko alam eh. Sorry, Nicole. Sorry, hindi ko alam. Dito ako para sa'yo, ha?
Igor, andito lang ako para sa'yo. Nick, grabe. Ang laki talaga nung pangyayari. Alam mo ba, yung mga teachers natin pumunta doon, pati si Lynn? Tapos yung mga pulis, hinahanap kayo. Sobrang mukhang kawawa talaga sila, JP, sa nangyari. Eh, ano sa tingin mo? Makakabalik pa kaya ako doon sa school? Nick, di ko talaga alam eh. Di ako sure. Kasi baka pag pumasok ka lang, patawag ka lang rin ni Dean sa office. Tapos, alam mo na, katanggalin yung scholarship mo. Huwag naman sana. Yung na nga nang inaasahan ko eh. Yun na nang inaasahan ng pamilya ko. Huwag naman sana mangyari yun. Ganto na lang, Nick. Punta ka sa school. Kausapin mo yung mga teachers natin. Alam naman nila na magaling kang estudyante, matataas yung grades mo. Sabihin mo sa kanila yung totoo. Na gusto kang rapin ni JP. Oo, tama. Tama, sige. Kakausapin ko sila. Kaso lang, Nick. Sila Sarah. Baka ikaw ang balikta rin. Sabihin, nilalandi mo si JP, kaya nangyari yun. Hindi naman yun yung nangyari. Alam ko. Pero... sige na, magkita na lang tayo sa school, okay? Sige. Sige. See you, Nick. Pasensya na. Kailangan ko na talaga maghanda eh para pumunta ng palengke. Kaya mo na? Nagsisisi ako sa maling nagawa ko. Natukso lang ako. Napilit. Ayaw kong saktan ng asawa ko. Hindi niya dapat malaman ang nangyari. At pinapangako ko, hindi na yun maulit.